Good afternoon, my friend. Today, I didn't tell you COVID-19 para mag-imprint sa man tayo ni Sanggad, no? Kaya hapon, ang sabi ko natin nang hindi tayo trend ni God, no? Nang kay nang debat hindi tayo pwedeng maging siya ang mag-manage ng ating buhay. Kaya may hindi natin alam, may kasalanan tayo. Na former, God's enemies tayo, but are now His friend. Yan ang gawin natin. Parang magbalik, maano tayo sa kanya, no? Makabalik tayo sa kanya. Nga kaghapon, may trouble tayo. That's your sin. But got to all from God because of His sin. He has turned His face away from you and will not listen anymore. Ngayon, i-listen na sa atin, no? Yan ang gawin natin. Na-returning tayo sa God. Ano kung na ang returning tayo sa God? Full of loving kindness, God Himself has made the way for man to be able to return to Him and receive the forgiveness of his sins the Bible records. But now, by means of this physical death of this time, God made you His friend in order to bring you holy, pure, and now faultless into His presence. God sends His beloved Son, the Lord Jesus Christ, and through Christ, sacrificial, deadly death, who benefit from it, had been made God's friend. The longer enemies of God, Apostle Paul made it clear. September 4, 10, no? Yan? At one time, we were far away from God and were the enemies because of the evil things nang we did and thought. Yeah? Sabi na, isipan natin, nagsala tayo upang sa ginawa natin. But now, the means of the physical death of His Son, God has made you His friend. In order to bring holy, pure, and faultless into His presence, no? Yan! Nag-friend na tayo isang God. Kaya nang si Jesus Christ, nga Son niya, nagpa-consecrate para mag-ano tayo sa ating mga kasalanan. Erase na ang mga kasalanan natin, no? Kaya, pero, may bahagi tayo dito na kailangan maano natin na kung na maging friend tayo ni Lord Jesus, no? Formerly, God's enemies tayo, but now, His friends. Okay? Napakaligaya natin. Kaya, naging friends tayo ni Lord, no? Kaya, ang may flu kayo ay may ano kay Lord, ang mga kailangan. Kaya, totoo,
na naisalba tayo ni Lord Jesus, nagpaano sa sakres, pero ng everyday, hindi natin alam nagkasala tayo, no? Kaya, kay maski raw sa isipan at sa ginawa natin, kasalanan yan. Kaya, ang gawin natin, na returning tayo sa God, ngayon, ay ang gawin natin magkuhan tayo, no? Kung sa inyo, returning to God na tayo, no? Pero, ang kailangan natin, ang gawin natin, for me, God, enemies, but now friends, no? Kung ito ang gawin natin, ang solusyon natin ay ganito. Hindi sa ating mga ganito niya ay may, hindi ba? Dito sa ating bansa ay may president tayo. No? Yan. Sa ibang bansa, may president din sila. At saka, sa ibang bansa, may hari sila. Di sila ay may hello. No? Na kung ano ang pwedeng gawin o hindi pwedeng gawin, kaya sa nalalabag ka, dyan ay may gawin, parusa. Makulong ka o mamatay ka, death penalty yan. Yan ang law, no? Kung sa ating sa town natin o city, may mayor tayo. At sa mga barangay natin, may barangay captain tayo. Na siya ang sila may law sila nga kailangan natin sundin. No? Yan. Kaya ito ang sample natin, no? Na tinupad natin kasi madali man lang, no? At kaya kailangan nang gawin natin ang maging para maging friend tayo ay ang gawin natin ay God na hindi na tayo to ang maging sundin natin ang kanyang law. Yan ang atin. Kaya nagtupad tayo sa ng law ni sa president natin at sa mga mayor natin at sa barangay captain natin. Yan din ang gawin natin sa kay Lord Jesus o kung sa God, sa ating God, no? Na sundin natin nga ang law niya. Kaya ano ba ang law ni God? Hindi ba? Nang may law siya na Ten Commandments o at may kwan pa, seven senses tayong ito pa rin. Yan ang law niya. Yung ating gawin. Sa Ten Commandments natin, may nalabag tayo dahil na sa law niya, kailangan baguhin natin. Hindi na natin gawin yan, i-told natin, ha? Yan. Ha? Para makapag-one tayo, maka-finish tayo sa Ten Commandments na malinis, no? Na wala tayong nilabag at sa seven senses natin. Na dyan na sundin natin kung sundin natin ito, i-implement natin ito sa ating buhay. Kung natandaan nyo pa, no? Na
na noon pa ang lecture natin ay about past 47, di ba? Nag-ano tayo, nag-ano sang past 47. Na dyan, na required natin passport at spiritual kin card para kung nangyan ang pero hindi yan sa ngayon bilang yan ay ang ating lang sundin niya kung katulad sa pa-abroad tayo ma-medical check-up tayo na ma-kwanatangadaan ng atong passport dito sa town natin o kung city natin o kung saan tayo pwede ka-kwan ng passport na yan. At pagdating natin doon sa ano sa agency doon sa Manila, anuhan mo, ipakita mo ang mga tanda at sa medical para mabigyan ka ng green card. Tiyan din ang sa atin sa papunta sa heaven. Now, yan ang ating requirement. Kaya, kung dumating na ang last day mo dito sa earth, yan ang kailangan ma-prepare mo, no? Pa-heaven ka na tayo, no? At ang requirement pa, nadagdag natin ay ang pray, mag-pray every day. No? Pag-ising natin, mag-pray na tayo. No? Kag, magbasa ng Bible at magsimba tayo. Hindi ba yan ang atin mga requirements? Kaya, kung na-implement nyo yan sa buwan nyo, sa everyday, hindi na kayo mahirapan sa atin. Sa ating gawin na mag-influence tayo ng God, no? Na ganyan, no? Na kay alam na natin sa kuha natin sa passport in heaven at through the green card, na prepared na yan. Kaya naalam na ang mga requirements. Kaya yan, no? Sa buhay natin ngayon, kung gawin natin ito, maging ng formerly God's enemies tayo, but are now His friends. Sa tulong pa ni God na Jesus, no? Nagkuhan siya ng boss na ng buhay niya para maano tayo sa krus para tayo maisalba, no? Nga ang lahat ng mga kasalanan natin mairis na. Ang kasalanan natin sa ngayong huli na natin naman na buhay, no? Nang trend na tayo ng God at gawin natin, no? Ayan, mag-pray tayo. Isama muna ang please God direct my life, direct the life kung kasama ang pamilya mo, no? And kung kasama pamilya mo, our lives, no? Yan ang gawin natin. May kailangan pa para hindi na tayo magkasala uli, hindi na tayo magkamali sa nang hindi batang lahat na ginawa natin dito sa earth, no? Hindi na tayo magkamali kay si Lord na ang nag-ano sa ating buhay. Siya na ang nag-operate. Oh, siya na ano na natin sa kanya, no? Na siya na ang na siya na ang let God direct our lives. Kaya hindi naman pala mahirap ang gawin natin para maging friend sa'yo ni God, no? Yan lang palang gawin natin.
tuparin natin ang law. Law, yeah. Yan ang Ten Commandments. At saka ang seven senses natin. At saka mag-pray lang tayo. Mag-going to church na tayo. Mag-simba tayo. At saka mag-magawa tayo ng mabuti dito sa earth. At saka ang mga na-ano natin, na-bypass natin ang mga kasalanan natin sa Ten Commandments, ikurikan natin, no? Kay wrong tayo. Wrong tayo, hindi tayo makapasa sa test ni God. Kaya, mga friends, napakadali lang pala ang solusyon natin para maging friend tayo ni God. Yan lang pala ang kailangan natin. Tuparin natin ang luya. Siya ang pinaka the best nating gawin sa kanya kaysa ang the best natin tagapag ng God the Father and God the Son Lord Jesus. Sila ang nag-manage at nag-supervise ng buhay natin. Pero hindi sila magkialam kung hindi natin sila i-request sa kanila na, Lord, ha? Ikaw bahala sa buhay ko. Gusto ko sa ikaw ang ano ka para hindi ako magkasala. Kaya mga friend, yan ang formula natin sa ating buhay dito sa earth para maging maligaya tayo. At prepare na ang ating sipan sa mga lahat na pagsubok sa buhay natin dito sa earth. Kaya hindi na tayo matakot. Andiyan na si God. Hindi na tayo pabayaan, no? So, okay na lang, wala na, basta si God. Nakapray ko kangin na at inano ko na siya na siya ang bala sa aking buhay. Kaya, kwan ako, asiptin ako ah. Hindi na ako natakot. Yan ang ating gawin, no? Na hayaan ng Diyos ang magmanyo natin buhay. Kaya okay na siya. Hindi na siya maghindi sa atin. Kaya na-anotan na ang mga requirements na gusto niya na ang law niya ay sundin natin. Diyan sa Ten Commandments, malaman natin kung anong mga kasalanan natin nagawa na maging kaaway tayo ng God. Gani, huwag kayong mag-alala kayo. Kung nakalimutan nyo ang Ten Commandments, kung ano yan, may iba na hindi nakalam dyan, i-explain natin bukas, no? Sila sa seven senses para ma-anuan natin at ma-analyze natin dyan kung ano ba ang hindi natin nasunod? Kaya requirement siya na. Atin, kaya nag-ano tayo dito sa earth. Dito tayo natira. Kung ano ang law ni God sundin natin. Mas, siya ang sundin natin. Sa mga president, ang mga mayor at kwan, kalawa lang na sila yan. Basta si God ang unahin natin. Na kung anong ang loan niya, sundin natin. Kayan ang formula natin para maging friends tayo ng God. Na? Hindi na tayo maging inimi. At kung i-request natin sa kanya, please God. Na?
i-ano mo ko sa ano, sa aking buhay sa ngayon, no? Yan ang gawin natin, no? Ikaw na bahala, ikaw na mag-direct sa aking buhay, no? Ikaw na mag-direct sa aking buhay, no? O ikaw na magmaniho ng aking buhay sa araw na ito at sa araw-araw na tanayin lahat. Sa iyo, my friend. Yan na ang ating lecture. Nakapakadali na pala ng solusyon natin nang magiging friend tayo sa God. Kahit parehas mo lang na mga lunang lang sa earth ang ating pag-abot dyan. Kaya yung sabagay, kung i-ano natin ang Ten Commandments, napaka-easy lang. Napaka-easy lang. May ilan lang diyang mga lusalod diyan na mas mahirap natin. Kung nakasala tayo diyan, mahirap natin ma-reach. Pero sa hindi biglang pag-erase, kaya sabi na ng mga nag-drink pala ng alcohol, masama kung nag-sigaret, masama raw ang ngayong araw o bukas, hindi na. Kailangan unti-unti. Every day, no? Diyan. Anuhin natin. Kung kailan ma-erase natin lahat na mga ginawa natin hindi sinunod na sa Ten Commandments. Kaya mga friends, may chance ba tayo magbago? Mahirap na magtampo sa anggat kahit hindi na tayo, hindi na siya tutulong sa atin. Yan ang pinakamahirap kay yan ka maumpisa ang malas, no? Ang hindi na mabuting mangyari sa buhay mo. Kaya, my friend, madali lang ang solusyon. Kaya, gawin natin. Hindi mahirap. Para ni sa atin niya. Para mahalin tayo ni God. Hindi to yung gawing kaway, kundi kaibigan. Kaya, mga friend, gawin natin yan, ha? Yes lang. Pwede. Para yan sa atin, kabutihan sa atin lahat. Na para maging maligaya tayo. At hindi tayo matakot sa pagtira dito sa earth. Para si God every day sa ating buhay. Kasama natin siya. Kahit tayo ang nag-request sa kanya nga, huwag mo kong pabayaan. Ha? Yan lang saan. Kaya, malin yung sugad. No? God the Father natin, Lord Jesus, no? O Santo Niño, o Holy Spirit siya, kay Juan sila. Nasa Juan, yung Mama Mary, kong mga angel. Kay sila ang nag-tulong sa atin, ang nag-supervise sa atin everyday, ang na hindi tayo magkasala, maaksidente o kung anong mangyari sa buhay natin. Kaya, my friend, yan ang aking suggestion sa inyo, recommendation at ang gawin natin para maging friend tayo sa God. Yan eh, friend. Thank you. Kayo na ang mag-ano sa buhay nyo. Kaya alam nyo na kung ano ang requirements natin na maging friend tayo ulit ni tanggapin tayo ulit ni God. Kung i-request natin na siya ang mag-ano sa ating buhay, ay okay na siya. Yan na ang bahala sa ating buhay, no? Na yan ang
nang si God na ang madirect, no, atin la our lives, no, kung yan, kung sa ating lingwahe sa ngayon, nihayaan na ang Diyos ang magmaniyo sa ating buhay. Kahit tayo ang nag-request, tulungan tayo, please. Siya na na. Huwag na kayong mag-alala. Ayawala ng mangyaring masama sa inyo kay si Lord na na ang bahala sa buhay natin. Kaya mga friend, thank you na lang sa pagkinig niyo sa lecture natin sa ngayon. Ha? Para malaman natin ang kailangan natin gawin para maging friends tayo ni Lord. Kaya thank you mga friends. Hanggang dyan na lang ang lecture natin. Thank you na lang sa inyong lahat. Ay, blam.